Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang magaganap ngayong taon sa larangan ng Mobile Legends. Bakit nga ba isang buwan lang ang pahinga pagkatapos ng ngayong season at MPL Season 8 na ulit? Wala na nga bang qualifiers na magaganap? Sasagutin natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nalalapit na nga ang MPL Season 7 kapatid na gaganapin nga ngayong Marso hanggang Mayo, na kung saan makakapanood nga tayo ng umaatikabong bakbakan na naman ng mga professional team natin dito sa bansa. Marami nga ang mga tanong ngayon na masasagot natin sa pagsapit nga ng MPL Season 7, kagaya na lamang ng katanungan, mapapanatili pa rin ba ng Bren Esports ang kanilang kampiyonato ngayong season? Sino kayang teams ang makakasabay sa laruan ng Bren ngayon? At kung sino nga ba ang matatanggal sa Group A at Group B ng MPL? Lahat ng yan ay hindi pa talaga natin masasagot ng accurate dahil hindi pa nga nagsisimula ang MPL Season 7. Mapapansin nga na after MPL Season 7 ay gaganapin naman ang MSC. Sa June naman ito kapatid, kung ating matatandaan na napostpone nga ito last season sa kadahilan ng nagkaroon nga tayo ng pandemya. Kaya naman hindi nga nakapag-represent ang Aura PH at Onyx PH sana sa MSC 2020. Ngunit ang malaking tanong nga dyan kapatid ay kung sino nga ba ang magre-represent sa atin para sa MSC 21. Well, eto nga ay walang iba kung sino nga ang magkakampyon at magiging first runner-up ngayong season kapatid. Ang MSC nga ay ang MLBB Southeast Asia Cup na kung saan maglalaban-laban nga ang mga naglalakasang team sa Southeast Asia. Noong mga nakaraang season nga nito kapatid ay palagi na lamang napapasama ang Team Philippines sa Grand Finals. Isang halimbawa na lamang nito noong MSC 2017 ay naglaban nga ang Salty Salad na kinabibilangan nga ni YOLO. Kalaban ang pambato ng Thailand na I Do Not Sleep. Nabigo nga ang ating pambato rito kapatid. At noong MSC 2018 naman ay dinomina naman ng Aether Main ang MSC, kalaban ang DD Pro Gaming na parehas ng pambato ng mga Pinoy. At pagsapit nga ng MSC 2019 ay doon na nga hindi nakapasok sa Grand Finals ang Pilipinas dahil naging pangatlo lamang ang Archangel. At noong MSC 2020 naman ay napuspon nga ito kapatid dahil sa pandemya. At ngayong June nga ay may kita naman natin ang ating pambato sa MSC. Sa tingin ko kapatid, isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi nga hinayaan si Lasty na makapagpahinga ngayong season. Dahil may paparating ngang MSC na gusto rin makuha ng Bren Esports ngayon. Imagine, M2 Worlds Champion na tayo, MSC Champion pa tayo, di ba't nakaka-proud yun kapatid? Ngunit hindi ko naman sinasabi na Bren na agad ang magre-represent sa atin sa darating na MSC 2021 ha. Malaki lang talaga ang tsansa ng Bren Esports na maganda pa rin ang maging spot nila sa MPL Season 7. At pagkatapos naman ng MSC, makalipas lamang ang isang buwan ay MPL Season 8 na agad. Well, kung ating mapapansin kapatid na isang buwan lamang ang pahinga ng mga teams na hindi nakasama sa MSC at sasabak na agad sila sa MPL Season 8. Marami rin ang nagtatanong kapatid na kaya siguro ganito ay baka gawin na ngang franchise base ang MPL Season 8. Well, kung ako ang tatanungin kapatid,
na sapat na siguro ang isang buwan para magkaroon ng qualifiers para sa MPL Season 8 dahil hindi naman tumatakbo ng isang buwan ang qualifiers ng MPL at ito ay tumatagal lamang ng isang linggo. Kaya sa tingin ko, may qualifiers pa rin talaga. Nilinaw rin ito ni Ginoong Valdez noong may nag-comment nga patungkol sa MPL Season 8 quali. At ito rin ang kanyang sinabi doon. Kaya sa mga nangangarap dyan na maging pro someday, abay huwag nyo ihinto ang pinapangarap nyo at mag-grind pa rin kayo as a team. Dahil sa tingin ko, baka matagalan pang gawing franchise base ang MPL at tuloy na tuloy pa rin ang qualifiers natin. Ngunit malay natin na biglang magbago ang desisyon ni Munton at gawin na talaga itong franchise base, di ba? Pero huwag nyo pa rin ihinto ang pangarap nyo mapasama sa MPL dahil kapag franchise base na, may MDL naman na mabubuo at dito kukuha ng mga players na maiispatang malalakas. Sa pagpapatuloy kapatid, mapapansin din na unti-unti na ngang bumubuo ng second team ang mga teams na nasa MPL na. Kagaya na lamang ng kakabuo lang ngayon na Sunspark na second team nga ng Bren Esports. Oo, tama ka kapatid na ang nagmamay-ari ng Bren at Sunspark ay iisa. Kaya nga nasa Bren Esports bootcamp yung mga tropeyo ng Sunspark na back-to-back champion dahil hawak nga rin ito ng Bren Esports. Hindi lamang Sunspark ang may second team na ngayon. Andito rin yung Blacklist Rivals at NXP Salty o di kaya Esports na pwede rin gawing second team ng NXP Solid. Na kung sakaling magkaroon ng MDL, ready na nga ang mga teams na ito na sumabak. At may ispatan ng MPL teams kung sino ang i-recruit nila. At pagkatapos naman nito kapatid, ay gaganapin na agad ang MPL Season 8 ngayong July to October at after nga ng isang buwan, mangyayari naman ang M3. Kaya sa tingin ko, ang lineup ng Bren Esports ngayon ay magtutuloy-tuloy na ngayong taon dahil after naman ng Season 8 ay gaganapin naman ang M3 na kung saan kailangan nilang depensahan ang kanilang kampyonato doon para nga maging back-to-back champion nga sila. Isa pa kapatid, kung magagawa nga nila ito, ay sila ang kauna-una makagawa nun sa history ng Mobile Legends sa buong mundo. Sino ba namang may ayaw nun, diba? Isa rin ito sa magpapakita na talagang malakas ang mga Pinoy sa paglalaro ng ML. At karangalan din natin ito kung magagawa nga ito ng Bren Esports. Sa madaling salita, ang taong ito ay taon ng mga naglalakihang tournament ng Mobile Legends na talaga nga namang aabangan natin dahil tuloy-tuloy nga ang mga tournament na ito, non-stop kumbaga. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat. Thank you.